Narito ang pitong pinakamaswerteng panaginip na tanda na ikaw ay magiging mayaman sa lalong madaling panahon. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya. Tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang videong ito. Ang una sa pinakamaswerteng panaginip na tanda na ikaw ay yayaman, ito ay ang madalas ka nang managinip ng mga ginto. Alam mo bang marami na rin ang nagpatotoo nito simula nung nanaginip sila ng mga ginto, mga alahas na ginto, mga gold bar at iba-iba pa. Basta't ito ay tungkol sa ginto, asahan mong ikaw ay yayaman sa hinaharap. Maaring ito ay hindi pa darating ngayon, susurpresahin ka ng tadhana at kapalaran. Kaya't magalak ka kung ikaw ay sunod-sunod nang nakakapanaginip ng mga ginto, dahil ito ay malinaw na sinyales na ikaw ay nakatakdang yumaman sa hinaharap. Ang pangalawang sinyales na yayaman ka na, kapag madalas ka nang managinip na ikaw ay lumulutang, isa na rin dito ang patotoo ng aking mga magulang bago nila nakamtan ang kanilang mga pinapangarap at nakamit nila ang pangarap nilang bahay. Sinabi nila sa akin na palagi daw silang nananaginip na sila ay lumulutang o lumilipad at nakikita na nila ang mga alapaap at ang mga punong kahoy. At hindi lamang sa aking mga magulang, pati na rin sa mga ibang taong nagpatotoo nito. Ito pala talaga ay tanda na ikaw ay saswertihin at nakatakda kang yumaman sa miyembro ng inyong pamilya. Kaya magalak ka kung sunod-sunod na ang panaginip mo na ikaw ay lumulutang o lumilipad. Tanda ito na makakahawak ka ng milyon-milyon na pera sa hinaharap. Ang pangatlong sinyales ng panaginip na tanda na darating sa iyo ang malaking halaga ng pera, hindi lamang libo-libo, kundi milyon-milyon na halaga ng salapi. Ito ay ang pananaginip ng napakaraming isda, o kaya naman ikaw ay nagluluto ng napakasarap na isda. Ito ay tanda na hindi ka na mamumroblema sa iyong kakainin sa hinaharap. Ito ay malinaw na sinyales na susurpresahin ka ng malaking blessing sa iyong buhay. Talagang hindi mo aakalain na darating sa iyo ang swerte. Kaya magalak ka kung ito na ay palagi nang nagpapakita sa iyo sa panaginip. Isa itong malinaw na sign na nakatakda kang yumaman sa miyembro ng inyong pamilya. At ibabahagi ko rin ang aking munting kwento. Ito ay patungkol sa miyembro ng aking pamilya. Mula nung napanaginipan niya ang mga napakaraming isda at siya ay nagluluto ng napakasarap na isda at namimigay pa siya sa mga tao. At pagkalipas ng mga ilang buwan ay nakareceive na siya ng sorpresa at magandang mensahe. At ito na pala ang simula ng kanyang magandang kapalaran. Ang pang-apat na sinyales na malinaw na ikaw ay yayaman. Kapag madalas mo nang mapanaginipan ang mga dumi ng mga tao, ito ay isang malinaw na signs na ikaw ay makakahawak ng napakaraming pera sa lalong madaling panahon. Ito ay malaking sinyales na ikaw ay mananagana na sa miyembro ng inyong pamilya at magugulat na lamang sila sa biglaang mong pag-angat o pagsikat. May mga darating sa iyong opportunity o pagkakakitaan na hindi mo inaasahan.
Ito ay isang malaking sorpresa na darating sa iyong buhay. Kaya maging masaya ka na kapag palagi ka nang nananaginip ng mga dumi. Isa na rin dito ang aking ibabahagi sa inyo, ang aking karanasan. Bago ako nakahawak ng libo-libong pera ay napanaginipan ko ang mga dumi ng manok. Alam mo bang hindi pang limang signs na ikaw ay tanda na yayaman na sa lalong madaling panahon at ikaw ay sisikat. Ito ang panaginip ng mga prutas at napakahitik ng bunga nito. Kapag ito na ang pumasok sa iyong panaginip, ikaw ay magalak na dahil sumisimbolo ang mga prutas at ang napakahitik na bunga nito. Kumakatawan ito sa iyong buhay na may paparating na hitik na blessings na hindi mo inaasahan. Kaya kung makikita mong ang prutas sa literal na buhay, malaking benepisyo ang ibinibigay nito sa ating katawan. Ganun din ang panaginip. Kapag nakita mo na ito, talagang malaking blessing at benepisyo ang marireceive mo sa buhay. May mga biglaang opportunity o pagkakakitaan ang darating sa iyo na hindi mo inaasahan, na tiyak ikakasaya mo. Kaya huwag kang mag-alala dahil ito lamang ang tanda na ikaw ang unang-unang makakahawak ng milyon-milyon na pera sa miyembro ng inyong pamilya. At ang pang-anim na panaginip, ito ay ang panaginip ng mga karne na niluluto. Alam mo bang sinyalis ito na ikaw ay yayaman at makikilala mo ang mga taong tanyag dito sa buong mundo? Talagang magiging katulad ka rin nila. Sinyalis lamang ito at marami nang nagpatotoo na simula nung napanaginipan nila ang mga karne, sunod-sunod ang blessing na dumating sa kanila. At ang mga opportunity ay kusang dumarating sa kanila ng napakagaan. Ito ay tanda lamang na hindi ka na mamumroblema sa buhay. Lahat ng iyong pinapangarap ay matutupad na. Kaya huwag kang mag-alala kapag nananaginip ka ng mga karne. Simbolo lamang ito na ikaw ay yayaman na sa hinaharap. At ang pangpitong signs na ikaw ay yayaman, ito ay ang sunod-sunod na ang panaginip mo ng mga pera. Maging ito man ay binibigyan ka ng pera sa panaginip o nakapulot ka ng pera o kaya naman nakakita ka ng napakalaking pera o nakarolyo, ito ay sinyales na ikaw ay makakahawak na ng perang hindi mo inaakala at hindi mo pa nahahawakan sa buhay mo. Dahil may darating sa iyong magandang opportunity sa buhay na tiyak isosorpresa ka nito. Lahat ng iyong problema at ang iyong mga hinanakit ay mawawala dahil may darating sa iyong napakagandang bagay na tiyak ikakasaya mo. Ito na ang sinyales ng panibagong simula ng buhay na itinakda sa iyo ng tadhana. Huwag mo lamang itong iisipin na darating kaagad ito sa iyo. Dahil may tamang panahon na darating ito sa iyo, sasabayan mo lamang ito ng aksyon at tiwala sa iyong sarili. Tiyak makukuha mo ang iyong mga minimithi sa buhay. Lahat ng iyong mga kagustuhan o pinapangarap, dapat sabayan mo na ito ng positibong aksyon at maging focus ka upang ang lahat ng ito ay magbunga sa hinaharap. Alam mo bang ang lahat ng mga panaginip na ito ay hindi biro? Marami na ang nagpatotoo nito, maging sa aking sarili, sa aking mga kapamilya at kakilala, mula nung napanaginipan nila ang mga sinyalis na ito. Pagkalipas ng mga ilang taon ay nagbago talaga ang kanilang buhay. Nagulat na lamang ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan dahil sa biglaan nilang pagyaman. Kaya huwag kang mag-alala, ang pagyaman ay hindi ito kinakatakutan. Dahil kailangan nating pasalamatan kung tayo ay sasalubungin ng tadhana na tayo ay yumaman o nakatakda tayong yumaman sa buhay. Dahil marami tayong matutulungan, hindi lamang sa ating sarili. Gawin natin ang magandang misyon sa buhay kapag natupad na natin ang ating mga pangarap. Dahil ito ang bilin sa atin ng mahal na Panginoon.